Dinepensahan ni Maribohok Mayor Leoncio Eva Jr. ang pagpapaalis niya sa Philippine Red Cross na namimigay ng relief goods sa mga biktima ng lindol sa kanilang bayan. Dapat daw kasing dumaan muna sa lokal na pamahalaan ang mga ipinamahaging tulong. Pero ayon sa Red Cross, bawal ang ginawa ng mayor at pwede siyang ireklamo sa ombudsman dahil dito. May news to go si Salima Refran. Nagka-issue ng pagtalunan ang paraan ng pamamahagi ng tulong sa mahigit 20,000 residente ng bayan. Ang pagtatalong ito, naganap isang araw matapos umanong itaboy ni Maribohok Mayor Leoncio Evasco Jr. ang mga tauhan ng Philippine Red Cross. Dahil yan sa pagtanggiraw ng Red Cross na ibigay ang mga dala nilang relief goods sa lokal na pamahalaan. Kwento ni Evasco. I said, na-centralize natin ito. So they didn't listen to me. So I said, better get out of this place because you're complicating things instead of helping us out. Kaya raw pinadadaan sa lokal na pamahalaan lahat ng relief goods ay para maayos ang pamamahagi nito. Hindi lang isa, kundi may mga tao na tatlo, apat, lima, balik-balik. Pero yung mga matanda, hindi na nakapila dahil tulakanay. The way things are being handled by Red Cross, yung tao is treated like beggars. Parang tuta, magsunod-sunod tayo. Kung hindi tayo makasunod ng conditionalities nila, hindi kita bibigyan. Ayaw kong ganun. Gusto ko, kahit mahirap kami dito sa Maribohok, may uron kaming sariling mga dignidad. We have to have accountability to our people, to the people who give us. We have accountability to the people who are vulnerable. The Red Cross is created by the government because of its commitment to the Geneva Convention na ang Philippine society, ang Red Cross, they will be respected to the principles of humanitarianism, independence, neutrality, impartiality. Politika ang sinisi ni Evasco sa gulo, pero hindi raw siyang namumulitika. Sabi niya, apolitical kami, mayor. Hindi kami gusto na ano. Sabi ko, apolitical, bakit ganon? Hindi ka naman apolitical. Political animal ka eh. Dahil politiko ka eh. So, sabi niya, if you cannot abide with the rules, you cannot get the goods of, fine, kita. Pero paalala ng Red Cross, bawal sa batas ang pagpigil sa pagpasok at pamamahagi ng relief goods sa mga lugar na sinalanta ng trahedya. He thinks that he is the only power. A case can be filed against him sa ombudsman. Maging ang iba pang non-government organizations, kinausap na rin ni Evasco para sabihing mga taga-barangay ang mamamahagi ng dala nilang relief goods. Sa amin dito, we relegate this to the barangays and for the residents to choose saan sila yung kasi sa kanya safe. Ingat sa pagbibigay ng tulong ang mga dumayong doktor mula sa Japan. What's the use in helping if those people can't get those relief goods, those they need? If they will just, if, you know, this government will keep these things. Yes, that's why we really want to hand it to the people by ourselves, by our hands, hand to hand. Kabilang din ang GMA Kapuso Foundation sa sinabihang mag-turnover ng relief goods sa centralized relief system ng Maribohok. Pero sa huli, sinamahan na lang ng lokal na pamahalaan ng foundation na may patakarang idiretso sa mga nasalantan tulong. Ito naman po ay nangyayari sa bawat kalamidad na amin napuntahan at ito na may nariresolba sa pakikiusap, sa pag-explanation ng maayos. Ito yung centralized distribution center ng bayan ng Maribohok. Dito binabagsak yung lahat ng relief goods na nakukuha ng bayan. Pagkatapos niyan, ay hinahati-hati ito sa lahat ng 22 barangays ng bayan. At kung makikita ninyo, may mga tumpok ng relief goods, bawat barangay yan. Ang tumpok na ito, para sa Barangay San Vicente, na meron niyang 222 families. Yan ay raw ay para masiguro na lahat ng pamilya ay nakakatanggap ng tulong. Ang mga barangay captain naman kukunin ang mga relief goods na ito at sakay pamimigay doon sa kanilang mga constituents. Pero tiwala ang local government na hindi mananamantala ang mga barangay officials sa ganitong sitwasyon. Sa ngayon, wala pa naman daw nagre-reklamo na hindi nakakatanggap ng tulong. Kids will roll. Kapag napapatunayan, merong gumaganon. Kung kapag merong nag-hoard o kaya nagpipili-pili ng kanilang mga tauhan. Sabi ng mga nakausap kong residente. Sa mayor, parang tama naman yun sa kanya kasi experience namin doon, nang doon kami sa poblasyon, mas marami ang natatanggap sa poblasyon kaysa mga baryo-baryo. Dapat magkaintindihan yung bawat panig kasi yung goal natin is to help eh. Salima Refran, GMA News.